Hello guys, good morning. Ayan ho, nakikita ninyo, pataas pa lang yung araw. Ito po yung bumili pa ako ng breakfast and sabay ano na din po, bumili ng mga ibang pangangailangan. So papakita ko sa inyo kung dito ho ako naglalakad tuwing umaga ng Saturday. Ayan ho. Hindi ko pwedeng alisin yung aking mask kasi alam nyo na, mahuli tayo. Marami tayong madadaanan na kondo na ano. Eto guys, kaya ako naggumawa ng video ngayon, naisipan kong i-vlog. Ito ho yung sinasabi kong grounding. Yung every morning ho, o kaya every hapon, yung sunset. Yun doon naman, sunrise. So, nakikita ko ninyo yung sunrise doon. Andun ho yung init. So, yun ho yung... Bihira po talaga akong nasisikatan ng araw. So, guys, kung meron man akong pagkakataon na maglakad ng ganito, yun ho yung talagang, ano... Kasi pwede naman po akong magsakay ng bus. Pwede naman akong... mag-taxi, kaya lang mas gusto ko ito kasi medyo malapit lang naman, kayang-kayang lakadin at makakauwi naman po ako ng on time. So, eto guys, talagang sikapin ninyo na magkaroon ng kahit mga 10 minutes or 20 minutes na mag-connect kayo sa nature. Kung malapit lang man ho kayo sa mga kunwari mga bundok guys, o kaya yung sa mga dagat, sa mga ilog, ayan, gawin ho ninyong habit yan, lalo na po pag yung mga spell ninyo ay hindi ano yan guys, dyan ho kayo makakaisa ho ito sa pamamaraan para makakuha kayo ng energy. So binabahagi ko ito sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Ayan, reveal face na po yan. Pero naka-mask pa po ako. So, dami-dami ko pong dala. So, ito ho yung ilan sa mga view dito. Tingnan niyo ang ganda. Ganda ho dito at saka malinis. Wala ho kayong makikitang mga basura na pakalat-kalat. Ganito ho dito sa amin. Talagang malinis dito. So, matagal na po ako dito. Talagang... wala akong masabi. Kakaiba sa kalinisan ng lugar na ito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na kahit maliit lang na bansa ito, pero talagang malinis siya. So, yun din po yung ano natin. Kahit po maliit ang ating tahanan, at least po malinis. Yun po yung the best po yan. Kasi, yun po yung iwas ang negative. So, inaano ko to guys para magkaroon kayo ng idea na kahit... alam nyo, hindi ako masyadong nasisikata ng araw. Hindi ko na ano talaga yung sunrise talaga. So, mostly talaga, kung saan ako nakakakuha ng mataas na vibration, yun po yung full moon. Full moon at saka new moon. Kasi, yun lang po yung nakikita na ano ko talaga. Pag sa araw talaga. Eto, hindi ako pwedeng mag-stay dito hanggang 7:30 to 8:30. Ayan ho. Ang time check ko ngayon, 6:55. So, pwede. Mamaya ho, malapit na ho ako makarating. Yun po yung hindi ako pwedeng magtagal. So, guys, ayan nyo, malapit na ako umuwi. May mga ano talaga tayo dyan. Makaka pag ano din tayo ng magagandang view para makaano tayo sa mga guys. So, dito, ito yung may mga chance na makakuha kayo ng mga mutya. Yung pag nasa kalikasan kayo, ganyan. Kung talagang mataas po yung mga mataas na po yung vibration nyo, dito kayo nakakakita ng mga mutya. So, ang pagkakaroon no ng mutya ay talagang biyaya yan sa may kapal. Kasi, dyan ho ninyo malalaman na talagang bibihira yung mga taong talagang pinagkakaluban ng mutya. Kaya nga ho maraming bumibili, di ba? Pero talagang mahal po yan. So, ang pagkakaroon ho ng mutya ay talagang biyaya sa may kapal dahil yan ho hindi basta-basta. Ayan guys, so,
pwede ho kayong makakuha ng mga yan sa mga bundok na ganito, guys. Marami ho kayong makikitang ano, mga kakaiba. So just i-collect ninyo, blessan ninyo, ganun. Pag sa tubig naman, yun ho yun. Marami kayong nakikitang mga shell na kakaiba. Yun po yun. So, eto lamang guys, at malamit na ako sa amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat.